Praise the Lord, isang mapagpalang araw sa bawat isa sa atin. Kalatikit dito sa Team Zion, purihin ang Panginoon, binabati ko po ang bawat isa. Kamusta po kayo sa inyong mga trabaho, saan man kayo naroroon habang ito inyong pinapakinggan. Bago po ang lahat, ating buksan po ang ating Biblia sa Book of Genesis, chapter 39, verse 7. To 10. Basahin ko po sa Tagalog. At nangyari pagkatapos ng mga bagay nito ay tinititigan si Jose ng asawa ng kanyang Panginoon at sinabi, "Sipingan mo ako." Datapwat siya tumanggi at sinabi niya sa asawa ng kanyang Panginoon, "Narito ang aking Panginoon na hindi nakikialam sa aking tungkol sa nasa bahay at sa lahat ng kanyang tinatangkilik ay pinamamahala sa aking kamay. Walang sino mang dakila kaysa sa bahay na ito. Walang pinagkait sa aking anumang bagay kundi ikaw lamang sapagkat ikaw ay kanyang asawa. Paano ngang aking magagawa itong malaking kasamaan at kasalanan laban sa Diyos? At ang yari at nakikiusap man siya kayo sa araw-araw ay hindi nakikinig sa kanya at siya'y sipingan o pakisamahan." Praise the Lord. Tayo manalangin. Hallelujah. Dakilang Diyos, salamat po sa sandaling ito ng aking buhay na pinagkalo mo sa akin upang maging dalaw yan muli ng iyong mensahe, Panginoon. Hallelujah. Tawarin mo ako, Panginoon, sa aking mga pagkakasala, Panginoon. Tunay na ako hindi karapat-dapat, Panginoon, na maging dalaw yan, Panginoon, ng iyong mensahe, Panginoon. Ganun pa man, Panginoon, salamat sa pribilehyo, Panginoon, na ang iyong mga salita ay maihayag, Panginoon. Hallelujah. Pagpalain mo ang iyong mga salita, Panginoon, ganun din sa bawat tagapakinig, Panginoon, at makikinig pa ng iyong mga salita, Panginoon. Hallelujah. Pagpalaan mo ang bawat sisidla ng bawat isa, Panginoon. Katagpuin, Panginoon, ang pangangailangan espiritual ng bawat isa, Panginoon. Pagpalaan mo yung mga salita, Panginoon, sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Praise the Lord. Marami na pong beses natin napakinggan ang kwento tungkol kay Joseph at sa asawa ni Potiphar. Sa murang edad ni Joseph, naranasan niyang pagtraidoran at saktan hindi ng ibang tao kundi ng kanyang sariling pamilya. Dahil ito sa jealous ng kanyang mga kapatid dahil ang kanilang ama ay pumapabor kay Joseph. At ang jealousy na yon ay napunta sa galit at ang galit na yon ay napunta sa pagtatangkang patayin si Joseph. Ngunit sa halip na patayin si Joseph ay nag-usap-usap sila. Binenta nila si Joseph bilang isang alipin doon sa Ehipto, na ang buong akala ng kanilang ama ay namatay na si Joseph. Hallelujah. Nagtatrabaho siya doon sa Ehipto bilang isang alipin. Bilang alipin under the name of Potiphar. He did such a great job. Joseph found favor in the eyes of those people who surround him. But among all of those people who surround him is the eyes of an immoral woman. Ito ay ang asawa ni Potiphar, na kung saan tinukoy ang asawa ni Potiphar sa Book of Proverbs chapter 5 verse 3 to 5, mga kapatid, sinabi dito, "For the lips of a strange woman drop as an honeycomb, and her mouth is smoother than oil, but her end is bitter as wormwood, sharp as a two-edged sword. Her feet go down to death, her steps take hold on hell." Ganito tinukoy ng Biblia ang asawa ni Potiphar. Potiphar's wife cast her eyes on Joseph. In other translation, mga kapatid, lustfully with desire, looking on Joseph, mga kapatid. This is the lesson that we should be aware of, mga kapatid. Joseph had overcome so many different challenges in his life, mga kapatid. He has betrayed and hurt by his family. He was sold as a slave by his family in the foreign land, mga kapatid. But Joseph had overcome all of those obstacles, and he was in a place where he found favor among people in a land that was not his home, mga kapatid. And just when God elevated him
And just when God elevated Joseph, mga kapatid, the devil took notice of Joseph. The enemy wanted to present to Joseph a great challenge to test his integrity, mga kapatid, which is Potiphar's wife, mga kapatid. Potiphar's wife continually tempted Joseph. Yet Joseph did not give in to temptation. Day after day, she spoke to Joseph. But Joseph wouldn't entertain her words. Ang temptation na ito kay Joseph, mga kapatid, dahil hindi isang beses lang. Ito ay paulit-ulit, araw-araw na ginagawa ng asawa ni Potiphar kay Joseph, mga kapatid. We will all have to face Potiphar's wife in our lives, mga kapatid. While it may not be a sexual sin, mga kapatid, there is a some sort of temptation that will repeatedly come knocking into our spiritual life, mga kapatid. Ano temptation na ating kinaharap, mga kapatid? Bawat isa sa atin ay may temptation na kinaharap. Ito ba ay pride? Ito ba ay temptation ng pagbangon sa pagdalo sa gawain ng Panginoon? Ito ba ay temptation ng pagtigas o paninigas ng puso sa Panginoon? Ito ba ay temptation ng pagiging mainipin o naiinip na sa paghihintay sa sagot ng Panginoon sa bawat dalangin? Ito ba ay temptation na magsinungaling ka na lang, magdahilan ka na lang? Ito ba ay temptation na inuudyokan ka ng kaaway na huwag ka nang magbigay ng ikapo? Huwag ka nang magbigay ng offering. Ipunin mo na lang yan para sa pamilya mo sa Pilipinas. Ito ba yung temptation na kinaharap mo din, kapatid? O ito ba ay temptation sa sanlibutan? Ang entertainment sa sanlibutan? Ang MMA, UFC fighting, ang musika ng sanlibutan, ang mga panoorin sa sanlibutan. Tandaan mo ito, kapatid, walang pagsubok na ibinigay sa atin ay higit sa ating kakayahan. Ito yung sinabi ng Panginoon. Kailangan natin maging matibay sa gawa ng kaaway sa atin. Sapagkat ang gawain ng kaaway is to destroy, to kill ang mga Kristiyano, ang mga sumasampalataya sa Kanya, sa ating Panginoon Jesus. Day after day na tinutukso ng asawa ni Potiphar Joseph, hindi nagpatukso si Joseph. At dahil dito, nagalit sa kanya ang asawa ni Potiphar. She falsely accused Joseph of attempted rape after he rejected her. At nang dahil sa false accusations na to, ikinulong si Joseph. However, while in prison, he earns the favor of the people yet again, mga kapatid. Joseph ended up to the Pharaoh of Egypt and interpret the dreams of the Pharaoh of a future 7-year famine, mga kapatid. And because of the interpretation of dreams of the Pharaoh of Egypt, mga kapatid, ito ang nagdala kay Joseph sa pangalawa sa pinakamataas sa buong Ehipto, mga kapatid. Second in command, mga kapatid. And he uses this, mga kapatid, to save his family at ang kanyang mga kapatid doon sa 7 years famine, mga kapatid. May mga pagsubok na tayong nalampasan, mga kapatid. At may mga pagsubok na darating pa sa ating buhay, mga kapatid. Sapagkat habang nabubuhay dito tayo sa mundo, nandyan ang gawa ng kaaway. Magbibigay siya ng kabigatan sa atin upang tayo ay himiwalay sa Panginoon. Sa kabila ng ating pagtatagumpay, may darating at may darating, kapatid. Manatili tayo sa pagiging mananagumpay, mga kapatid. Hallelujah. Because in the end, mga kapatid, hallelujah, tapatan na nga ako sa atin. Ni hindi niya tayo iwan ni pababayaan, mga kapatid. Hallelujah.
gaya ng ginawa ng Panginoon bago niya likhain ang tao. Lahat ng kailangan ng tao ay naiginawa na niya. Ganun din naman, hallelujah, doon sa langit, hallelujah, naihanda na niya ang lahat para sa atin, mga kapatid. Magpatuloy lang tayo, mga kapatid, hallelujah, sapagkat ang pagsubok, hallelujah, ay darating at darating, hallelujah, months after months or year after years, mga kapatid, darating at darating yan. Ngunit ang pagsubok na ito ang nagpapatibay sa atin, mga kapatid. Ang pagsubok na ito ang nagtutulak sa atin para patuloy pa tayong lumuhod, para patuloy pa tayong manalangin, para patuloy pa tayong mag-ayuno sa Panginoon. Hallelujah. Sapagkat sa bandang huli, mga kapatid, hallelujah, ito'y kapakinabangan ng ating espiritu, mga kapatid. Hallelujah. Huwag lamang tayong susuko, kapatid. Hallelujah, Jesus. Purihin ang Panginoon, mga kapatid. Nalalaman natin ang pag-ibig at habag ng Panginoon ay tunay na dakila. Ngunit, huwag nating isasantabi na alam din natin ang kabagsikan ng Panginoon. Alam natin, hallelujah, ang galit ng Panginoon, hallelujah, ay paparoon doon sa mga sumusuway, doon sa mga tumatalikod sa Kanya, doon sa mga hindi nagpapatuloy, mga kapatid. Hallelujah. Narinig na natin ang mga babala ng Panginoon. Manatili tayo sa Kanya. Manatili tayo sa Kanya, kapatid. Purihin ang Panginoon. At dito ko na po tinatapos ang mensahe ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Hallelujah. Pagpalain po ng Panginoon ang bawat isa, ang bawat sidlan, at ingatan tayo ng Panginoon. Purihin ang Panginoon.